Sa dami nga po mga idol nang bumabatikos ngayon sa PBA ay nagalit at naubos na nga po daw ang pasensya ng liga sa isa sa kanilang mga fans. Yan nga ang ating unang ipapaliwanag at unang story mga idol na ating lilinawin dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ang balitang tatlong bagong record na babasagi ni Stephen Curry sa darating na season at ang balitang may problema nga po ang sa point guard ang Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, simulan at alamin na natin to. Alam naman nga po ninyo mga idol na marami na nga pong mga fans ang hindi na natutuwa pa sa pamamalakad sa ngayon ng PBA. Bukod nga po sa napakakaunting teams ay bilang na lamang nga sa kanila ang nagiging competitive pagdating sa pagkuha ng kampeonato. May mga pinapabora naman nga daw sila sa kanila mga ginagawang trade sa ngayon. Ika nga'y hindi nga daw talaga balanse ang PBA. Kaya eto na rin naman nga po ang mismong dahilan bakit marami ng mga Pinoy player ang nagsisilipatan sa iba't ibang mga international na liga. Kakaunti na rin naman nga daw ang mga fans na nanunood ngayon sa mismong venue ng kanila mga laban. Sa madaling salita, hindi nga daw talaga maganda ang pag-manage sa ngayon sa PBA. Bale, paalala ko lamang mga idol, iyan nga po ay ilan lamang sa mga kadami-daming batikos na hinaharap sa ngayon ng PBA mula sa kanila mga fans. At hindi nga po inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nga daw pong nagalit at napikon ang mismong PBA sa isang fan sa social media matapos nitong sabihin na mas magaling pa nga daw po ang mga basketball fan page pagdating sa paggawa ng content kaysa sa PBA. Ayon nga po sa naging sagot nito mga idol, pinasalamatan nga po nila ang nasabing fan sa pagsuporta nito sa liga. Ngunit question rin naman nga nila ang nagawa nitong achievement sa kanyang YouTube channel na isang hindi magandang interaksyon ng liga sa kanilang mga fans. Hindi nga daw tama ang ginawang ito ng PBA gayong kailangan rin naman nga po nilang maging profesional kahit marami ng mga fans ang nambabatikos sa kanilang liga. Kaya dahil nga po dito ay agad rin naman nga po nilang inalis ang kanilang naging reply o komento sa nasabing fan. Samantala, dito naman tayo pumasok mga idol sa ating pangalawang storya ngayon sa naibalitang tatlong bagong NBA record na babasagin ni Stephen Curry sa darating na 2022 to 2023 NBA season. Bale, isa rin naman nga po mga idol si Stephen Curry sa mga pinaka-exciting malaman lalaro sa darating na bagong season ng liga dahil sa kanyang kakayahan na gumawa ng history sa loob ng NBA. Kaya marami nga po mga fans ang umaasa ngayon na makakagawa at makakabasag na naman nga siya ng mga record sa darating na bagong kampanya ng Golden State Warriors. Pero ang tanong nga, ano-ano naman nga ba kaya ang mga ito? Well, base nga po sa aking pagsasaliksik, meron nga po ngayong tatlong NBA record na binabalakang basagin ni Stephen Curry. Bale, unang-una nga po dyan ay ang inaasahang pagkuha nila sa kanyang ikalimang kampeonato sa kanyang karir. Susundan rin naman na ito ng pagbasag niya sa kanyang sariling NBA record, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng pinakamaraming naitalang 3-pointer sa isang season. Bukod rin nga dyan ay inaasahan rin naman nga po na mas tataas na ang kanyang pwesto pagdating sa listahan ng may pinakamararaming puntos sa history ng NBA. Habang dito naman tayo dumako sa ating huling storya ngayon sa balitang may problema nga daw po ang Los Angeles Lakers sa kanilang point guard. Naibalita ko nga sa inyo na dahil nga po sa mga nagawang move ng Lakers ngayong offseason ay nagkaroon nga po sila ng halos apat na point guard sa kanilang lineup na kinabibilangan ni na Russell Westbrook, Patrick Beverly, Kendrick Nunn at Dennis Schroeder. At bagamat man nga po napakarami na silang pinagpipilian ngayon pagdating sa kanilang backcourt ay meron rin naman nga daw itong hindi magandang epekto sa kanilang kupunan gayong magkakaproblema nga po sila ngayon kung papaano nila bibigyan ng playing time ang kanilang bawat manlalaro. Bali, lahat rin naman nga po sila ay gustong makapag-contribute ng malaki sa mga susunod na laban ngunit hindi rin naman nga nila ito magagawa gayong sigurado nga po na meron sa kanila ang madedehado at hindi mabibigyan ng sapat na minuto sa paglalaro sa loob ng court.
So that's it, mga idol, ang ating second video ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin na rin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lamang mga idol. Thanks for watching.